Welcome to Jolina Network! Ngayon, ishare ko sa inyo ang natutunan kong lutuin o pagkain na sikat sa Jensen, ang pastil. Ang pastil, yun yung pagkain, pero iba-iba siyang klase ng pagkain. Merong tuna pastil, may chicken pastil, may pork pastil. Pero ang gagawin ko ngayon, dahil yun din ang natutunan ko nung magpunta kami sa Jensen ng Magandang Buhay, ay ang tuna pastil. Napakadali lang, ang dali-dali lang. Ang pastil ay pagkain sa Jensen na sobrang budget-friendly. Alam niyo, ang isang pagkain na parang ganyan karaming kanin, tapos may tuna pastil sa ibabaw, 10 pesos lang, busog na busog ka na. So ngayon, gagawin natin ito. Ang kailangan lang natin na ingredients ay napakadali lang. Kailangan natin ng ginger para pampawala ng lansa ng tuna. Kailangan natin ng bawang, ng sibuyas, ng asin, ng toyo, at ng seasoning. Eto, kung nakikita nyo, sobrang dami nito. Kasi ang na-prepare ko na tuna ay, siguro, ano to eh? Ito yung canned tuna eh. Itong mga canned tuna na to, siguro parang nasa apat yata ito. Pero ang gagawin ko lang ngayon, para mas madali yung masundan, ay pang isang kainan lang. Okay? Tara, subukan na natin. Let's go. Let's go there. Okay, simulan na natin. Siyempre, papainitin muna natin ang kalan. Pag nagigisa tayo, siyempre, kailangan hindi sobrang init or sobrang lakas ng ating apoy. Pero mamaya, kakailanganin natin lakasan ng apoy dahil yung tuna ay i-flakes natin. So, para mag-flakes siya, dapat malakas ang apoy. Okay. Ilalagay tayo ng oil. Ganyan natin ng konti kasi parang in a way, ipiprito na rin natin yung tuna para mag-flakes. Ilalagay tayo ng oil. So, itong gagawin natin, inuulit ko, ay pang isang tao lamang or pwede natin sabihin dalawa. So, tatansya-tansya. Actually, ito wala naman din talagang suka. Tatansya lang ang gagawin natin. Ako, mahilig ako sa garlic, so dadamihan ko ang garlic. Pati na rin onion. Tapos, ito, meron tayo nakarete yung ginger. Yung iba naman, mahilig sa ginger. So, yung iba, dadamihan yung ginger. Unahin natin ang ginger. Yan. Pang isang kainan lang. Remember, guys. So, yan lang. Malakas kasi ang lasa ng ginger. Yung iba, hindi nagigets yung lasa ng ginger sa pagkain. Pero iba namang gustong-gusto. Yan. Tapos, hintayin natin mag-brown ng konti. Ayan, ang bilis niya mag-brown. So, ilalagay na natin ang garlic. O, ang bawang. Ako naman mahilig sa bawang. Kaya, ayan. Hintayin natin ulit mag-brown. Pag-brown na ang inyong garlic, pwede na natin ilagay ang sibuyas. Okay. Napakabango. Yan. Pagluto na ang sibuyas, ilalagay na natin ang canned tuna. Mas maganda syempre kung in water para walang kasamang lasa. Well, kung gusto niya naman para may konting lasa na rin, pwede na rin yung vegetable oil. Okay. Ito parang good for tuna ata itong naluto natin. Habang dinidrain nyo yung canned tuna, durugin nyo na doon para pagdating dito sa inyong lutoan, hindi na kayo mahirapan pang magdurug. Halu-haluin. Tapos, yan, para umalo na ang tuna sa dinsa. Tapos, lalagyan na natin siya ng asin. Ako, ang gamit ko ay pink salt.
Pero pwede naman na puti. Nasa choice nyo naman yan kung anong gusto nyong ano. Yan. Okay. Talagyan din natin na toyo. Unti-unti lang. Huwag kalimutan ang seasoning. So, ngayon na nailagay na natin ang lahat ng ating mga pampalasa sa ating tuna pastil. Ito na ang oras para dapat nating lakasan ang apoy. Para gawin siya flakes. So, pag naggaganito at pag nagka-flakes tayo, dapat huwag tayong tamad. Dapat nandito tayo nagbabantay at halo ng halo. Or, iiwan nyo siguro 1 minute para maluto ng ilalim, tas halo ulit hanggang siya ay maging roasted. Wow, roasted. Pinasosyal. Kita nyo ilalim, oh, nagiging tuyo na. Okay, so after mga 5 to 7 minutes, may kita mo na talaga na nagbabrown na siya. At talagang tuyong tuyo na. So, hiwa-hiwalay na talaga siya, oh. Brown na. Pero hindi tayo titigil dyan. Dahil ang gusto natin ay flakes talaga. Yung tipong talagang crunchy siya, ganyan. Pero hindi sunog. Gusto natin crunchy pero hindi sunog. So, kailangan natin bantayan. Tara, prepare na natin. Ipiprepare na natin sa kanin at sa sausawan. Pangbagoong. Ito, prepare na natin ang ating tuna pastil. So, kuha tayo ng wala lang. Actually, pwede naman itong diretso ng kainin. Pero, syempre, kung gusto nyo itong i-present sa inyong mga friends, o ihanda, or kahit simple lang na ihanda nyo para sa inyong asawa, or partner, at mga anak na malalakas kumain, maganda naman syempre may konting presentation. Yan. Uy, naririnig nyo ba? Ayan, oh. Uy, ibig sabihin, crunchy na siya. Ayan. Oh, magugustuhan nila to. Bango. Napaka. Okay. Pwede rin naman may mga nalalaglag-lalag sa gilid. Para wala lang. Pero alam nyo, kaya naging budget-friendly ang tuna pastil. Pero sa sobrang lasa nitong ano, tuna at nung mga seasoning na nilagay, napaparami ka talaga ng kanin. At pag hinanda nyo to, syempre may kasamang toyo at may kasamang bagoong. Naku! Nung pinatikim ko to kay Mark, akala ko hindi niya magugustuhan, pero nagustuhan niya. Ay, siya pala yung kumukuha ng video na to. Hello, Papa! Hello, masarap nga. Sarap ba? Yes. Ayan. Kala nyo ha, siya pala kumukuha. Tapos, dahil ngayon ay nasa Julina Network tayo, syempre, ihahalo natin ang gumawa ako ng ibang sausawan na pwede nyo rin isama dyan. Pero sa kanila raw, minsan sinasama rin nila. Gumawa ako ng sausawan na pepino. Ayan. Itong pepino na ito, napakadali lang gawin yan. Ako, kaya-kaya niya. Ang pepino na ito ay, kung makikita ninyo yung pepino, bakit ganito ang itsura? Ayan, oh. Hindi siya yung bilog. Bakit ganyan? Kasi nung binabalatan ko siyang ganun, yun na rin yung pinangkaskas ko para manipis ang dating.
Kentucky. Ang paggawa naman itong sausawan na pipino na to, pipino lang to, suka, paminta, at nilagyan ko ng asukal. Para yung alat nito ay naghahalo-halo sa tamis. And there you have it! Ito na ang ating tuna pastil na syempre ay natutunan ko sa Jensen! Maraming salamat sa Jensen dahil proud na proud ako at natuwang-tuwa ako nung pag-uwi ko ay nailuto ko to para sa pamilya ko. Gustong-gusto ni Pele, gustong-gusto ni Mark, at kung si Vika ay pwede na kumain ito, I'm sure magugustuhan niya rin. So yan, pwede niyo na itong ihanda sa inyong family, friends, at sa inyong mga kainan dahil napakadali lang at napakabilis. Diba? Para sa mga momshies or sa mga mami, mga nanay na sobrang busy at gusto nyo ng kumpletong pagkain para sa inyong mga anak, eto na. This is it. Tikman na natin. Ako nagluto. Ako ang titikin. So, kukuha tayo ng kanin. Lagyan natin ang pastil. At syempre ang ating pipino. I did it! I did it again! Ang sarap! Try nyo na! Tuna pastil ng Jensen! This is it! Papa, ang sarap! Teka, papa, i-try mo. Dali. Ikaw naman. Na may pipino.